today at Hardware Sugar, and we're looking at Barebones keyboard. We're going to assemble my personal build and help you understand bakit nga bang daming nalalason sa hobby na to. I'm Jay the Tech Guy, and this is Techuliar Episode 2, and we're going to find out if worthwhile nga ba yung custom mechanical keyboards. You know what's definitely worth your while? Ang ating sponsor, cdkeyoffers.com. May bili ka ng PC, most likely kailangan ng Windows. Pero saan ko kukuha ng legit Windows? Daming options, daming prices. Pasalito. Buti na lang, may cdkeyoffers.com. Madali lang ang order. Search for the software you need, add to cart, daan ka sa payment options nila. Wala pang 5 minutes, finished. May legit working CD key ka na para sa Windows mo. Gamitin lang aming code para makakuha pa ng discounts. Kaya kung naghahanap ka ng legit, mura, at original software, check out cdkeyoffers.com. Custom mechanical keyboards, or MKBs, are keyboards with customizable parts that are better suit for your needs. So parang PC rigs, may iba't ibang settings and configurations din yan based on kung paano mo siya gagamitin. Yung Barebones, siya yung pinaka-foundation ng custom MKBs. Barebones kasi as in, hindi pa siya complete. PCB at case lang ang kasama. For the rest of the keyboard, ikaw pipili ng parts. Custom MKBs usually have 6 parts. Yung PCB, plate, case, switches, stabilizers, and keycaps. PCB, yun yung pinaka-motherboard ng MKB mo. Sa kanya kukonek lahat, and siya yung magsasend ng electrical signals papunta sa PC mo whenever you press a key. When you press H, magsasend siya ng H sa PC mo, W kung W, S kung S, and so forth. Yun din yung magsasabi kung nakahold ba yung shift nung prenes mo yung C or sabay-sabay bang prenes yung Ctrl-Alt-Delete. Ito naman yung case. Parang case din siya ng PC, dito i-house lahat ng parts ng MKB mo. Iba-iba rin yung look, feel, and sometimes material. Of course, iba-iba rin yung price. Ito naman yung plate. Para siyang GPU bracket ng case mo, pero 4 switches. Siya yung parang guide ng mounting port ng switches, which brings us to switches! Ito yung reason why you build a custom MKB. Dito magbe-base yung feel or performance ng keyboard mo. There are different kinds of flavors for switches. May smooth, may maingay, may madiin, may light, and marami pang in-between. It's up to your preference and typing kung ano yung pipiliin mo. Yung stabilizers naman, ito yung product ng kaartihan ng mga MKB enthusiast. Ayaw kasi namin ng umuuga or nagra-rattle yung long keys like for example yung spacebar, yung shifts, yung enter keys. Sobrang weird pero once you've tried a stable keyboard, you'll instantly know the difference. And finally, keycaps. These are another important part ng custom MKB since ito yung unang nagme-make ng contact sa fingers mo while you're typing. Again, more on this later. So those are the parts. Again, like custom PCs, custom MKBs requires assembly din. So we're going to assemble my Barebones keyboard. So for my build, ito yung parts. I bought a rack lam ang Pro Barebones sa isang shop dito sa Makati. Brought Durock T1 switches. Nabili ko to sa Zion Studios ng 280 per 10 pieces. So parang around 2,500 yung 90 pieces. For the keycaps, I chose Techwear PBT backlit switches. I chose PBT kasi I'm using ABS keycaps dun sa aking current keyboard. I'm using it for 6 months na. And over time, meron siyang sleek feel. All in all, mga 5,000 yung total nito. But again, maraming price points din ng custom mechanical keyboards tulad ng custom PCs. May forum member nga kami na randomly nag-send siya ng build niya. He didn't say the price, pero alam naming around 70,000 to 80,000 yun. Yes, you heard it right. 70,000 pesos. So we start with the case and PCB. Lalagay lang natin and screw in. This PCB is what we called a TKL or 10 keyless, meaning wala yung numpad sa gilid. Mas gusto ko to kasi this occupies less space sa table ko. So ayan, screw na natin yung PCB sa case. Meron siyang 2, 4, 6, 8 screws. Pwede mong palitan yung PCB if ayaw mo yung PCB na kasama nung barebone. Just keep it in mind na may form factor din yung custom mechanical keyboards. Looks nice. Tapos wireless pala yan. Oh, wireless to. May battery to. Hindi na namin napakita pero yan. May switch siya for Bluetooth and hindi. Nice. USB-C. USB-C.
May iba na 100% or complete, may 60% rin, meaning walang numpad or wala rin yung area ng arrow keys. Itong particular na PCB na to, hot swappable siya, meaning yung switches, pwedeng salpak lang sa kanya and gagana na. Usually kasi yung PCB literal na board lang and you'll need to solder yung switches sa kanya. Sobrang hassle nun and I'd like to experiment with different switches in the future, so hot swappable talaga. With that in place, lalagay naman natin yung plate, then kakabit din natin yung stabilizers. Itong stubs na to, tawag sa kanya snap-on. Yung ibang mas high-end na stubs, screw-in sila. So mas matibay and mas secure. Pero for now, okay na muna to. So yun, nakabit na natin yung stubs, screw na natin yung plate dun sa case natin. Nasa ibabaw siya ng PCB. Tapos na, si Wensi wala naman siyang manual. Kasi medyo general yung steps, no? Parang pag-build ng PCB. I agree, yes. General siya. Pero siyempre, may mga specific na boards na may special whatever. Special instructions. Generally speaking, pare-pareho yung yan. Then, kakabit na natin yung, we can say, outer housing. Side panel. Yeah, side panel. Yung special nga pala sa PCB na to, meron tong encoder. So, programmable tong encoder na to. I usually use it for volume eh. Pero pwede mo pa siyang i-program on rack software. For example, mamacro mo siya for other softwares like yung Photoshop or etc. Ano? Ngayon, we're going to place the switches na. Yung Durock T1, they're often called Holy Panda alternatives. I know that didn't make any sense to some of our viewers, pero it just mean na tactile siya na may konting din to activate. 5 pins to and yung iba 3 pin lang. Unfortunately, yung PCB natin pang 3 pin lang, pero no need to worry kasi pwede nating i-snap off yung extra na pins para kasya na siya. And since RGB yung PCB natin, clear yung housing niya para makita yung light. So we're gonna use this side cutter. Itong side cutter na to ginagamit ko to sa plastic models, specifically yung Gun Plus. Yan, ito yung gagamitin natin. Yan. So yan, may kita nyo, ito yung pin. Yung plastic na pin, hindi yung contacts, yung plastic na pin. O yung plastic na pin, i-cut mo lang siya. Be careful lang when cutting kasi yung first time na nag-cut ako na to, tinuto ko sa mata ko, yung tumalsik, tumama sa mata ko. So huwag nyo akong tularan. Also make sure na diretso yung contacts niya. Nung na-deliver kasi sa akin tong switch, yung ibang contacts medyo naka-bend na. So diniretso ko muna bago ko pinutol, then sinukot ko sila dito sa PCB. Yan. Okay na sila. Overview lang, yung Durock T1, there are tactile switches. Meron silang 67 grams na bottoming out force. So then, 2mm actuation. So, maikli lang yung travel. I came from Otemo Blues. I'm using Otemo Blues for my daily work. Yung nga lang nalaman ko yung katotohanan dahil kay Rocky. Sobrang annoying ng Blues, lalo na kapag nagta-type ka most of the time. And yun nga, I'm working sa chats. Most of the day, nagta-type ako. And as time goes by, sobrang annoying nung click na tunog. But gusto ko pa rin yung feel na meron akong pinipindot. So yun yung reason kung bakit ko pinili yung tactile rather than linear. Rocky is the way. For switches, pinaka-popular yung tactile and linear. Tactile meaning kada pindot may mararamdaman kang parang bump. So, alam mo lagi kung na-actuate or nag-register na ba yung key na pre-nest mo. Yung iba, clicky tulad nung sikat na Blues. Yung linears naman, on the other hand, focus nun sa consistent saka smooth na press.
Finally, kaabit na natin yung keycaps. Again, parang PC lang, may compatibility din sila with other parts. Ito, OEM profile siya and Cherry MX type. Meaning, sa board lang siya na pwede sa OEM profile and for Cherry MX type switches lang siya kasha. May iba-iba pang profile based sa ergonomics na gusto mo, like yung XDA. Very specific yung shape niya and it's supposed to help you on typing. Meron din siyang iba't ibang materials, yung high-end, PBT yung gamit. Mas maganda yung quality nun and hindi siya nagiging shiny over time. Kasi yung mismong plastic yung may color. Whereas yung ABS, okay din yung quality niya pero painted siya. And although mas brilliant and sharper yung color nun compared to PBT, yung paint na yun magdi-deteriorate over time. Okay, done na yung ating custom MKB. So yun, first impressions ko sa build. Since kamukha nga siya ng keyboard na ginagamit ko ngayon, hindi kamukha, ito talaga yun. Hindi naman ako na-surprise, pero looks-wise, gusto ko kasi parang minimalistic lang yung design. So, no bells and whistles, yun nga lang. Yun lang, PBT yung keycaps natin, so yun yung premium na part. Okay, flex test! Medyo nag-aano siya. Medyo nagbe-bend siya ng konting-konti. Since yun nga, plastic kasi yung material. Pero yung price nga naman kasi nung barebone keyboard natin, since nandun siya sa cheaper price range, okay na siguro ako dun. Heaviness mabigat compared dun sa lamang light. Di ako sure kung bakit, siguro mas mabigat yung switches nito since pares lang naman din sila ng PCB. And may battery nga pala to. So yun, mas mabigat siya. Sound test. Oh my god. God. Ang sarap sa feel. Feeling ko yung switch design talaga siya para sa daliri ko eh. So yun nga, as I said earlier, medyo heavy typist ako. Napansin ko yun nung sinabi ni Rocky na bumibuelo yung daliri ko when typing. Unlike na yung iba, pina-place lang nila. Ako bumibuelo. Mas gusto ko yung heavy na switches. Tapos yung sound. Compared dun sa Otemu Blue. Ang sarap na premium na premium for this price range. So, saka kahit ganyan kakabilis mag-type, hindi siya nakakainis. Totoo. So, final thoughts with the build. Super happy ako. First feel ko to. Feeling ko parang I can compare this to premium keyboards na rin. Yun nga sa feel. Coming from Otemus, I'll be honest, ang bilis nila masira. Saglit ko pa lang, wala pang year yung keyboard ko, yung ibang switches para nagfa-fail na. So yung feel nun, gusto ko yung feel ng meron akong pinipindot. Yun yung reason ba't ako nag-tactile. Pero ayoko pa rin nung maingay. Ayoko na nung tunog nung click. So, yun, super happy with this build. Sobrang saya. Pero pwede ko na to siguro i-compare to premium mechanical keyboards. Will I stop here? Feeling ko hindi. Kasi marami pa tayong pwedeng i-explore. Marami pa tayong pwedeng matutunan. Yan, yung lubing pa. Lubing ng switches. Pero all in all, sobrang saya ko talaga sa build na to. So why switch to mechanical keyboard? Personally, yung job ko sa Hardware Sugar, I'm on my KB 90% of the time. For those who don't know, I'm one of the guys answering chats sa Facebook. I also do some multimedia jobs for the shop. Coming from membrane keyboards where the keys are all mushy and inconsistent, there are times where they don't actuate. Or yung iba, sobrang diin compared sa iba. MKB solves all of that hassle. Gives you the best possible experience on gaming. Things like yung simple na counter strafing or jiggle picking sa Valorant or casting skill on League of Legends or even reviving your teammates sa Ghost Recon Wildlands where 0.5 seconds matter. Sorry for you, you will die. Help me! MKBs give you that edge and that's just something na hindi mo makukuha from membrane keyboards. Ngayon, you don't have to build your own keyboard naman to experience yung benefits ng mechanical switches. May mga pre-built din from brands like Razer, Corsair, etc.
Yun nga lang, tulad ng PC, if someone will build it for you, may mga features yon na pwedeng di mo kailangan or hindi pasok sa preferences mo. And finally, the fun in MKBs is the building process itself. It's a fun and fulfilling hobby kasi yung end product is a superior replacement of what you're currently using. And you build it yourself. Tapos since you decide the parts, endless yung customizations. You can truly express yourself through your keyboard. You can pick the colors, the shape, and the overall angas effect to reflect your personality. May mga myth din na pang yayamanin lang tong hobby na to. And that is just not true. As with PCs, madaming budget options, so you can start right away without committing too much. Get subscribed for our upcoming review of a potential best budget MKB gateway drug. So if you like this video, please, we really need it. Send us a like. If you have other comments or meron akong mali nagawa sa build ko or meron kayong other tips on building mechanical keyboards, please comment it down below. Please also visit our forum at pm.hwsugar.ph, our online store at hwsugar.ph, and yung aming physical store here at Giho Makati, Hardware Sugar. Thanks for watching. And thank you to our top fans. Na-afford na namin itong upuan na to. Hindi, joke lang. Thank you to Leah Magnaye, Ian Meru, Richard Onkinko, ITX Addict, John Ruben Ocha, Christian Espinosa, and Rafael James. Thank you for supporting the channel.